Okay, sige po mga kababayan, and magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po rito sa ating munting channel na Joshua Corpus Vlog. By the way, alam nyo, itong gusto ko pong gawan ng reaction video mga kababayan. Itong statement po mga kababayan ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, na dati po itong USEC or ASEC, na spokesperson din siya ng DILG panahon po ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, meron po kasing binabanggit na gentleman's agreement, mga kababayan, or gentleman's agreement. Ha? Agreement, kasunduan, or deal. Ha? Between po sa China at ngayon po, mga kababayan, sa dating administrasyon, which is kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, kung ano man po ang nakapaloob sa agreement na yon, dapat po nilang isapubliko. Dapat po malaman natin, mga kababayan. Kasi ang dami pong mga paulit-ulit po na sinasabi nitong China na to, na kung saan may mga pangako daw tayo, kaya dapat sagutin na to. Ipatawag po yan si dating Pangulong Duterte. Yan, si spokesperson, dating spokesperson Harry Roque. Na ngayon po eh talagang matalak. Oh, sila yung pagsalitain. Anong agreement 'yan? 'Di ba? Mga kababayan, kasi 'yan yung ini-insist ng China ngayon, kaya nang gugulo diyan sa West Philippine Sea. 'Yan yung ginagamit po nila, na nangako daw po tayo ang Pilipinas, mga kababayan. 'Yan yung ginagamit nilang alas sa atin. Na eh nangako nga kayo eh. Pinangako nyo, aalisin nyo yung BRP Sierra Madre. Nangako kayo na resupply mission lang yung gagawin nyo. Pagkain, tubig, mga beauty products lang, yan lang yung dadalhin nyo dun sa kanila. Dun sa mga nakaposte po natin, ang mga sundalo. Tama ba yun, mga kababayan? E ngayon kasi, under the Marcos Jr. administration, and with the leadership of AFP Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr., mga kababayan, eh siyempre, yung BRP Sierra Madre, panahon pa po yan ng World War II. 6, 7, 8 dekada na po yan, mga kababayan, nung sinadsad po yan doon. Panahon ba ni Erap, kung daw nagkakamali? Or ni Ramos? Erap yata, mga kababayan. Ngayon, ang nangyari po, meron palang agreement. Ha? Ano yung secret deal na yan? Ano yung nakapaloob dyan? Kay Pangulong Bongbong Marcos nga sabi niya, wala akong alam na mayroong kasunduan. Kasi natanong yan sa one time si PBBM, di ba? Naalala nyo na content natin. May interview, mga kababayan, na kung saan po sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang alam na agreement, wala siyang maalala. For the record, sigurado wala rin po, mga kababayan, na talagang written. Kasi kung may written, dapat alam po ng nakakarami yan. Alam po ng mga Pilipino yan. Di ba? Sabi niya, wala akong alam, wala akong maalala na meron tayong ganyang kasunduan, yung aalisin yung BRP Sierra Madre. Sabi niya, if ever there is an agreement such tulad niyan, o meron mang ganong agreement, ikinakansel ako na yun. Diba? Sinabi ni PBBM yan. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Sinabi ng weak leader yan. O, weak leader yung tawag nila. Pasintabi ah. Kasi, kailan ba birthday ni dating Pangulong Duterte? Kahapon ba or ngayon, mga kababayan? Birthday wish niya is peace. Kapayapaan, mga kababayan. Pero sir, ano po ba nakapaloob sa so-called agreement? Gentlemen's agreement, ha? Gentlemen's agreement. Ano po yung nakapaloob? Bakit ang galit sila sa mga resupply mission natin? Galit na galit sila na ngayon po iinaayos, mga kababayan, yung PRP Sierra Madre, para po yung tulugan, yung quarters, ganun din po yung kusina. Eh, hindi mo na talagang masasalvage ng maayos yung ano, yung BRP Sierra Madre. Aanin mo na lang yun, mga kababayan. Kumbaga, i-improvise mo na lang. Hindi na mapapatakbo yun. Diba? Kahit na sino ang barko, eh,
takot po bumangga doon dahil tawag nito, takot sa kalawang. 'Di ba? Ngayon ito po 'yun, no. From the Philippines Agency po tayo, mga kababayan. Sabi dito, NSC, okay, babaan ko yung opacity, yung ano brightness. Sabi dito, NSC unaware of Philippines and China Gentlemen's Agreement on West Philippine Sea. Oh, hindi po aware ang National Security Council, mga kababayan. Kasi ano ba kasi talaga yan? Sabi dito ni National Security Council Assistant Director General, binanggit po natin kanina, so far, dati rin po itong sa DILG. Spokesperson ng DILG under NSC. Advisor din po natin, Eduardo Anyo. Siya rin po sa DILG, panahon ni dating Pangulong Duterte. O, tingnan mo. Sila mismo nag-aano, panahon, tingnan mo, hindi sila aware. Panahon ni Digong, itong si Secretary Anyo, mga kababayan. Eh, naging chief of staff yan. Tapos, naging DILG secretary, mga kababayan. We are not aware of any gentleman's agreement. Ha? Kasi mga kababayan, pag sinabi mong gentleman's agreement, eh, siyempre, usapang lalaki sa lalaki. Di ba? Yan po yung ano dyan eh. Lalaki sa lalaki. Ha? Ganun po yan. Kumbaga, merong kayong commitment, merong kayong word of honor. Kumbaga, mga kababayan, parang meron pa kayong, di ba? Dati, may mga sanduguan pa nga eh, di ba? Yung mga old, ano natin, mga old ritual and customs, mga kababayan. Just para may mga silpa yan, di ba? Na kung saan, gamit dugo mo, di ba? Parang ano, ganun na mga kasunduan para po masabi na ito eh sagrado. Yung mga kasunduan na yan eh talagang dapat hindi mabali kahit lumipas pa yung ilang siglo. Wah, ganyan po mga kababayan. Kaso ang tanong, ano yung nakapaloob doon? Tayo po kahit ordinaryong Pilipino, gusto nating malaman. Gusto po natin na maunawaan ano ang nakapaloob sa agreement na yun. Bakit sa mga resupply mission na ginagawa sa BRP Sierra Madre, doon sa Ayungin Shoal, ha? Ng ating Coast Guard, ng ating Navy, eh bakit nagwawala itong China? Bakit galit na galit? Kung ano-anong pinagagawa? Ha? Sinasabi, pinoprovoke natin? No! We are not provoking them. Kahit yung pagpapapasok pa lang ng auxiliary officer diyan sa PCG, mga kababayan. 36 yun. Mantakin nyo. Imposibleng walang espiya dun. Ha? Na kung saan? For how many years? Months, years. Yung routine, mga kababayan, of operation. Yung SOP, Standard of, Operating Procedure. Mga kababayan, yung mga SOP. Okay, ganito yung plano, ganito yung ano, ganito yung mga schedule, ganito yung interval ng oras. Okay, ganito yung mga ruta. Oh. Napag-aralan nila yun, sigurado. Oh. Sabi, di umano, sa nakarang administrasyon din daw po yun. Oh. Eh dapat po, malaman na sambayan ng Pilipino yun. Ang gentleman's agreement na yan. Oh. Kasi ito yung kana. Okay, may sinabi dito na hindi daw naman involved yung ano, yung pag-alis sa BRP Sierra Madre. Okay. Pero paulit-ulit yung ini-insist ng China. 'Di ba? Pero ito yung, yun nga, sabi ko, paulit-ulit na ini-insist ng China. Tulad nito, China has repeatedly or paulit-ulit po na kine-claim nila na meron pong alleged, di umano, pangako sa kanila na aalisin or tatanggalin ang BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Okay, sorry. Ang tanong, mga kababayan, ang tanong, kaninong panahon? Ha?
Kaya dapat kung ano man yung agreement na yan, gentlemen's agreement, eh dapat malaman ng sambayan ng Pilipino yan. Ako gusto kong malaman din po yan. Sa akin na personal ko. Sana, 'di ba? Aware po tayo kung ano man po 'yun. Wala naman pong ano kung pagsasalitain. Sasagutin, mga kababayan. 'Di ba? Kasi si PBBM bukas naman po 'yan. Yung pagpunta ni dating Pangulong Duterte kay sa ano sa China, pakikipag-usap kay Chinese President Xi Jinping. Mga kababayan, alam nyo, ito ah. Yung iba nating mga kaibigan ng mga sabi natin content creator, talagang siyempre, balentong na sa kanila 'yon. Ako sa side ko po, mga kababayan, kasi may nagtanong-tanong din po ako si dating Pangulong Duterte ba eh nagpaalam, nag-inform na pupunta doon, ganyan or nag or ipinaalam niya ba kay PBBM? Ay wala. Okay. Sabi naman ni Pangulo, ni PBBM, walang problema doon kasi magkaibigan sila, ganyan. Walang problema doon. Walang problema doon. Ang importante, mga kababayan, ganun ka lalim yung pangunawa ni Pangulong Bongbong Marcos. In fact, pag-uwi niya pa nga, mga kababayan, eh, kasi nung tinanong pala, nung tinanong siya about that ng media, mga kababayan, he's together with BP Sara Duterte. Hindi lang kailangan na magpaalam sa akin. Ganyan. Eh, pagka-uwi pa nga, mga kababayan, after ilang araw or linggo yata yon, eh, nagkita sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacay niya. Diba? Walang problema na ano na may ganung usapan, pero ang ano natin, malaman natin kung ano ang napag-usapan. Ano ba yung so-called gentleman's agreement na yan? 'Di ba? Kaya po, ayan, malinaw po mga kababayan ha, gusto lamang po nating malaman. Gusto lamang po natin na maging transparent sana sa bawat Pilipino ang bagay na yan. Sa muli po, this is Joshua Corpus Vlog. Maraming salamat mga kababayan ko and God bless po sa ating lahat.